Purihin ang Diyos, purihin ang ating Panginoon. Alam mo ba na meron kang regalo o kaloob ng Diyos na dapat mong gamitin araw-araw sa iyong buhay? Sa Ebanghelyo ngayon makita natin na nung pinili ni Jesus, tinawag ni Jesus yung kanyang 12 alagad, ay binigyan niya sila ng kapangyarihan magpalayas ng masamang espiritu at magpagaling. At sabi niya, puntahan niyo yung mga Israelita. Dito, 2 bagay mapaalala ng Diyos sa atin. Una, ay yung dapat malaman natin na meron tayong regalo. Binigyan tayo ng kapangyarihan ng Diyos. Binigyan tayo ng kalakasan, ng otoridad para ipalaganap ang mabuting balita, ipadama ang kanyang pagmamahal, ang kanyang kaligtasan. Pangalawa, sabi niya, hanapin niyo yung mga nawawalang Israelita. Ibig sabihin, yung mga ang dapat unang makarinig o makita ng Ebanghelyo ng Diyos, yung pagmamahal ng Diyos, yung kaligtasan ng Diyos, ay ang priority dapat natin yung mga nasa paligid natin, yung mga malapit sa atin, yung mga pamilya natin, yung mga kaibigan natin. Paano mo may papakita yung Ebanghelyo? Well, sa uri ng pamumuhay natin. Ano bang uri ng pamumuhay? Sino ba ang mahalaga sa iyo? Sino ba ang priority mo sa buhay? Ang Diyos ba? Kung ang tao ay lumalapit sa iyo at nagkakaroon ng kaliwanagan sa buhay, kagaanan, nagkakaroon ng pag-asa, then dito ay naipapadama natin ang presensya ng Diyos, ang pagmamahal ng Diyos, ang kaligtasan ng Diyos. Ngunit kung ang pinapakita lagi natin, narinig sa atin ay yung mga negatibo, yung mga galit, yung mga paninira, paninismis, yung mga bagay na hindi nakakatulong sa isang tao, sa ating mga mahal sa buhay, walang positibo o magandang nanggagaling sa ating mga bibig, ibig sabihin, hindi natin nagagamit yung mga kaloob ng Diyos sa atin at hindi natin naipapadama yung pagmamahal at pagliligtas ng Diyos. Ito ang mahalaga, yung ma-share natin, maibahagi natin ang pagmamahal at pagliligtas ng Diyos. Kaya ito ang hamon ng Diyos sa atin ngayon, kapatid, na siguraduhin natin na tayo ay nagiging daluyan ng presensya ng pag-ibig ng biyaya ng Diyos. Kapatid, mahal ka ng Diyos, mahal ako ng Diyos, mahal tayo ng Diyos. Bukas muli, pagkalat natin itong mabuting balita. God bless and God is good.